Sa kabila ng umiinit na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi pakikipaggera, kundi pagdedepensa lamang ang gagawin ng bansa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mayat-maya na mga insidente ng pangaharas ng China Coast Guard sa mga Pilipino, mapamanging isda, Coast Guard o sundalo man sa West Philippine Sea. Sa kanyang pagharap sa mga kawani ng 10th Infantry Division sa Mawab, Davao de Oro, sinabi ng Pangulo na ngayon humina na mga banta mula sa mga kalaban ng gobyerno sa loob ng bansa tulad ng mga rebelde terorista. Dapat na raw ito o ng atensyon sa mga external threat o mga banta sa teritoryo ng bansa. Pero hindi naman daw nangangahulugang sasabak na ang bansa sa giyera, kundi pagdepensa lang sa ating teritoryo. Pangako ng Pangulo, bibigyan ng sandatang lakas ng akamang kagamitan at pagsasanay para matiyak na sapat ang kanilang kakayahang gampanan ang tungkuling humarap sa mga bagong banta sa ating seguridad. Sa survey na isinagawa ng Okta Research nitong Marso, lumalabas na 76% o 3 sa bawat 4 na Pilipino nakikita ang China bilang pinakamalaking banta sa Pilipinas. Mas mataas yan kumpara sa 59% na resulta ng survey noong Oktubre ng 2022. Kamakailan inagawan ang supply ng pagkain na ibinagsak para sana sa mga sundalo nagbabantay sa nakasansad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ipinrotesta ng ating Department of Foreign Affairs ang insidenteng ito. Balak ding patuloy na makipag-usap sa China. Certainly it was an illegal action. Did we protest that officially? Yeah, I think we protest every action though. That's illegal. We'll see what we can do to, in order to maintain our sovereign rights, but we're always open to talking with China and other countries on how we can manage our disputes peacefully. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras.